She burns the bridges in my head by lighting up a fire. Bury my old thoughts instead so you could feel the same. I lay alone with you inside my mind. We would dance the night away to the morning light. Can I give you all of my till we dance the night away? Can I give you all my love till we dance the night away? And we give you what's up mga kabeast? So today we're gonna train for a cause. So gusto din namin i-introduce kung bakit nga ba tayo may train for a cause today. It's because para ito sa family din ni Julius, because si Julius Agustin, most of you knows him na siguro dahil yan ay super close na friend namin ni Ming, BFF namin yan. Siguro nakikita nyo na rin siya sa social medias namin and of course sa vlogs din natin before. So ayun, si Julius, kilala ko na siya since 2017 pa. Sa Kinetics Lab, nag-train kami together dyan nila Ming, nila Ken, of course si Julius, Aljon, and other athletes pa, sila R, sila Rap Rap. So ayun, super duper bait na kaibigan ni Julius. Ako, wala talaga akong masabi sa kanya kasi sobrang humble, laging nakakaalala sa'yo, super sweet and thoughtful. Tapos alam mo yung siya yung tipo ng kaibigan na pagkakailangan mo ng tulong or anything or emergency, alam mong tatakbo siya. Mm-hmm. Tsaka naalala ko din nung kasalukuyang nasa hinahanapan ng hospital pala si mommy nitong COVID times, ano, si Julius talaga hindi yan mapakali. Sobrang hindi siya mapakali. Nakarating talaga sa akin na gano'n, hindi talaga siya mapakali. Tuliro din si Julius as much as tuliro ako. Parang gano'n na naghahanap din talaga siya ng hospital kasi tumatawag kami nun sa iba't ibang hospital. Walang available. Ngayon yung time ng pandemic. So, ayun, si Julius, tuwing birthday mo, tuwing, alam mo yon, kahit na hindi naman siya super duper yaman talaga, pero hindi yan makakalimot na magpapadala ng mga food or ng hindi lang sa amin. Kahit kila Richmond, kila Warren, sa ibang friends namin, group of friends, nagpapadala yan talaga ng cake hindi or kahit anuman. Hindi yan makakalimot na kahit ano pa na pagka-birthday mo, lagi yung may pa-something talaga. Mm-hmm. Siya yung kaibigan na asahan mo na sure yan meron pagka si Julius Agustin. So ayun, wala akong masabi din talaga sa kasipagan ni Julius. Sobrang sipag. Wala na akong masabi sa sobrang kasipagan. Talagang lahat ginagawa niya, lahat pinupush niya. Ayun. Laging puno yung oras niya palagi. Ayaw niya mabakante yung oras niya. Sa isang araw, gusto niya lagi meron siyang ginagawa. Ayaw niya yung nakatumatambay niya sa bahay. Gusto niya laging productive yung araw niya. Hindi siya mapakali kapag nandun lang siya sa bahay. Ayun. Sa akin naman, si Julius, sobrang best friend ko yan. Parang kapatid ko na talaga yan. Yan talaga sila, yung dalawa ni Ken. Sila yung pinaka, pag may problema ako, sa kanila ako lumalapit. Yan. Asahan mo yan, kahit hindi ako minsan nagsasabi sa kanila, tapos pag nalalaman nila sa ibang tao na may problema ako, si Julius yan, nangungulit talaga yan na mangungumusta, tapos tatanungin ako kung gusto mag-share ng problema, tapos magbigay advice. Yan, nandyan yan palagi. Tapos napaka-supportive na kaibigan. Always yan support nyo, nakita nyo palagi sa competition namin. Nandyan yan palagi, never nawala yan. Ever since. Tapos, yun nga, laging... Siya talaga yung nandyan eh. Sa lahat. Siya yung nandyan pagka-competition. Siya yung... Sa lahat ng mga tropa namin ni Ming, we all love them. And si Julius yung napapansin namin na talagang hindi nawawala sa competitions. Hindi. Tapos gusto niya talaga lagi supporta. Since coach siya, lalo pag may competition kami, tinitingnan niya lagi condition ko. Nahingirin ako sa kanya ng opinion. Bro, kumusta ba condition ko? Ganyan. Ayan siya palagi. Tapos, yun. Yun, inaanak ko rin yung anak niya. Same. Tapos, ayun nga, sobrang mapagmahal na kaibigan. Talagang naalala ko pala nung prep ko na karaan, in-anxiety ako. Mag-isa lang ako kasi sa bahay. Tapos parang nahihirapan ng huminga. Tapos si Julius noon, madaling araw, meron siyang work. Busy siya, may ginagawa siya.
Tapos wala nang may gising na kakilala ko. So Julius na lang nakita ko online. Tapos chinat ko siya, bro, nahirapan ako huminga, na anxiety ako. Tapos nasasabi niya, bro, dito ako Ortigas, may work ako. Puntahan pa kita ngayon dyan kasi cancel ko na to muna tong work ko. So ganun siyang kaibigan, kahit meron siyang trabaho na ginagawa, ika-cancel na yan para sa taong mahal niya, sa mga kaibigan niya. So ayun, napaka-solid talaga na kaibigan. So aside from that, ang pinaka-notable na nakita din talaga namin kay Julius, sobrang mapagmahal na anak. Hindi lang siya mapagmahal na kaibigan, mapagmahal na kapatid, mapagmahal na anak. So kung mayroon kaming mga tao na kilalang ganun, sobra-sobrang, alam mo yon, talagang bilang yung talagang top na talagang makamagulang and makapamilya talaga, isa si Julius talaga dyan, sa top si na yan. So alam mo yan, ever since alam namin mula bata pa siya, talagang hindi talaga sila nanggaling sa masaganang pamumuhay before. That is why si Julius yung pinaka nag-ahon din talaga at tumulong sa parents niya, sa family niya. So pagkakaalala ko nun, ha, yung nakatira lang nila sila dati nila Julius, parang sa mga yero-yero lang na bahay nila, tapos wala silang bubong. So ganun sila dati. So sobrang nahihirapan sila sa buhay. Sa pagkakaalala ko, yung minamaliit pa sila ng ibang tao, pero tignan niyo naman ngayon, napatayo nila yung bahay nila kahit papaano, hanggang third floor. So hanggang ngayon inaayos pa rin yan, pero ayun nga. So yan, sa pagsusumikap ng lahat ni Jucha kasi Julius, sa totoo lang, hindi niya inuuna yung mga loko, hindi niya inuuna yung mga kung ano-anong bibilhin. Hindi na ngayon bumibili ng damit. Hindi yan bumibili. Kung may kita niyo siya, may mga damit na, let's sabay natin, sapatos na magagara, hindi yan dahil binili niya sa sarili niyang pera. Regalo yan ng mga clients niya or mga kaibigan niya na naka-appreciate. Mga kaibigan na naka-appreciate sa, kasi napakabuting tao. So, mga love gift yan. Dahil yun na nga, inuuna niya talaga yung family niya, yung parents niya, yung anak din niya. Yan, kumbaga lahat yan, yan yung pinaprioritize niya. So, that is why it's just a very sad news din na 2 days ago, July 19, birthday ni Julius. Namatay yung papa niya. So, ayun. Hindi natin alam, di pa namin sure 100% kasi babalik pa lang din ulit kami sa lamay nung whole day na malaman pa lang namin kasi na namatay yung papa ni Jun. Nandun kami whole day, first day pa lang. Pinuntahan agad namin siya kasi sabi ni Ming, sabi ko kakabati ko lang kay Julius ng happy birthday. Umaga niya, nagbe-breakfast ako. Tapos si Ming naman, paupo pa lang. And then sabi ni Ming, ano nangyari sa papa ni Julius? Sabi niya, wala na daw yung papa ni Julius. Nakita niya sa post ni Earl, which is yun yung kapatid ni Julius. Tapos sabi ko, ha? Sigurado ka, ganyan. Minessage ko agad si Tita Ian, yung mama ni Jo, and then yung kapatid niya, ganyan. Minessage ko sila. Sabi ko, kamusta na po si Papa, si Tito, ganyan. Kamusta na po siya, asa na po siya. Nag-reply si Earl, yung kapatid ni Julius, na wala na po si Papa, ganyan. So, kailan pa? Sabi ko, ngayong umaga lang po, pagkagising ko po, wala na siya. Sabi ko, nasa na ang Papa mo? Andito po si Papa. Si Kuya mo, nasaan? Andito po sa baba pero kakaalis lang, ganyan. So nandun pa yung papa nila. So sabi ko kay Ming, dinadirayan namin kumain talaga dalawa. And then sabi ko sa kanya, tara na, magbihis na tayo. Hindi kami naligo, friend. Hindi kami naligo. Diretso, sugod talaga. Kasi ako, nung mamatay yung mom ko, iba talaga yung pakiramdam. May mga makaka-relate dyan. Iba talaga yung pakiramdam na mayroong somebody na friend mo na nandyan the moment na nawala yung magulang mo. Sobrang ibang factor yun kasi yung siblings mo, matik na kasi yan, mag-iiyakan kayong lahat eh. Kasi alam mo yun, sobrang bigat nun for us, buong family. Pero merong another person na hindi naman part of your family pero nakikiiyak with you. That is different. So sobrang iba ng feeling. Kaya alam ko yung feeling ko because yung best friend ko si Rome, nandyan siya talaga nung mamatay si Bo. Lalo na nung in-announce na patay na si mommy, nandyan siya. Kita niya yung tagol-gol namin, yung grabbing experience na yon. So ngayon, gusto ko lang din na maparanas yun sa iba, yung ganong pakiramdam na may taong iba pa na nandyan para sa'yo. So alam din namin kasi na panganay si Julius na siya mag-aasikaso ng lahat. So diretso agad kami doon kanila Julius, takbo agad kami, nagbihis agad kami. And then pagdating namin doon, yun nga, sinilip namin si Tito, tapos nagkaiyakan din si Julius naman. Dahil kailangan
nakakatuwa ng fans, syempre. Kasi lahat ng fans niya nandun sa merch. Sa merch. Nakapaikot yung pera niya. So, ayun, for sa Macto kasi, dumating na yung mga merch yung bagong release niya. Which is eto yan. Ayan. So, yan yung suot ni Lori. So, ginawa namin si Julio, sobrang tuliro na. Sabi niya, kailangan niya pa daw mag-asikaso ng merch kasi na, kailangan niya pa mabenta. Pero yun, wala siyang time para mag-mourn. Kaya habang nag-mourn siya, inag-aasikaso pa rin siya ng business ng merch para... Bumaba kami sa room niya para mag-asikaso ng merch. Pin-product shoot pa namin. Yun na nga, nag-product shoot pa kami, nag-inventory pa kami. Nagbilang kami ng mga extra small, small, medium. Habang tuliro, pare-pareho, lalo na especially si Julius. So ngayon, siya na may nagsusulat na ilan yung small, ilan yung medium, ilan yung... Alam mo yon, sobrang devastating. I cannot explain kung ano yung pakiramdam nung ganun. Kasi, grabe, sobrang strong lang din talaga ni Julius. So ayun, mga kabis, super excited kami today because yun na nga, we're gonna train for a cause. This is gonna be a help for Julius and Julius' family especially. So, nakakataba lang din talaga ng puso na gumawa ng ganito para especially sa friend mo, diba? So ngayon, makaka-train natin yung iba't ibang athletes din, diba? So, andito sila, sila Kuya Wins, tapos ibang mga athletes pa. Sila Ken, of course. Tapos yung ginawa ni Ken dito sa KSYN, which is na pag bumili ka ng merch, since magbebenta tayo ng big waves na merch, pag bumili ka, libre ka na mag-gym for a day pass. So, ayun. So, win-win situation to. May damit ka na, makapag-gym ka pa. So, yun. So, lahat ng, syempre, kaya namin ginawa to kasi yung pera na yon is pang tulong din talaga sa pang, ano, sa Julius. So, yun. Cause so many time passed by, don't know why I'm losing my mind. Ego wasn't strong inside. Waking! Masabi mo, waking nation. Sa'yo naman ako, Tita Lori. Tita Lori, hello bro. Lori! Ito yung pinaka-cute na baby. Top. Top, top cutest. Lagyan na dito sa kasahin para mag-cardio. Naman. Ha? Ano? Cardio ka today or rest ka today? Ganon. Ganon? Ganon. Please! Yan, ito. Ah, rock on! Rock on! Ayun. Paano, tiyo, paano? Woo! Oh! I wish I could tell you why. I wish I could feel you again. But I know it's too late and I know you're away. There's a chance to apologize. Na, na, na. Mga kabis, ito yung buhay naman na natin. Yo, brother, so awesome. Dapat talking niya! Dapat talking niya talaga! Yeah. Talking mo, friend! Bite mo na! Ang ganda mo naman yung ano mo, mga arno mo, sayang naman! Sakong sako, brother. So yung mga bis, isa sa mga Philippine athlete, no, bro? SEA Games, diba? Yun, si ano, JB Ferrer, supporta nyo. Ano IG mo, brother? At JB Ferrer underscore. Yun, so ayan, Team Philippines. Next year, no, ulit next year? Sana. JB, ayan, no, tindera for the day. Ganda ng mga tindera namin. Ayan, so inaayos yung mga bis, yung mga ano, big waves na stock, so yung paninda natin. So, pagdating na rin sina Ken para makatulong natin sa pagbebenta ng merch. So, ayan. Sobrang excited kami maubos yung merch, hopefully. Ayan. Ito yung 2XL. Thank you, sir. Thank you, sir. Paway naman po kayo sa vlog. Yeah. Thank you, bro. Thank you, support. Ayan. Parang sakto naman yung length niya. Sakto yung length niya. Pain nila. O, JR o Tinggay po. JR. Tanggalin naman natin yung mask natin para naman makita yung ating kakugian. Ayan. Galing pa saan, sir? Sa Ilocos po. Grabe, Ilocos. So, dumayo pa siya ng Ilocos dito sa Kasayan. No? So, yun. Brother, paming gusto kayo shoutout? Sir, pa-shoutout po kay Kisner po. Sika saan siya, brother? Cervantes din po, best friend ko po. My best friend. Hello. Yeah. So, yun, solid supporter si brother. Bumili pa ng big wave. So, solid support. So, yun. Maraming sa lang. Thank you, bro. Thank you. Thank you, Paul. It's a goodbye, just a goodbye. Forever and ever, you'll never come back. Just a goodbye, forever goodbye. I sit in my ibang Tagalog yan, guys. Kung may sibang sa Canada, mayroon tayo sa Pinas. Mas okay na yun kaysa kahuling. Support tayo, yan. Ano? Yes, big waves. Si Sir, pakinala po kayo. Yes, support tayo sa big waves, lalo kay Sir Julius. Oo, tigang kabitik
kayo? Cavite City pa kami. Saan sa Cavite po? City mismo. Sa city mismo? Ano pong name? Matt. Matt. Okay. Ayan. Tsaka kasama niyo yung friend na Mommy Pomiel. Kuya Ronel. Kuya Ronel. Kuya Ronel po. Ronel. Hello po. Ronel. Ayan, thank you. So yung mga kabis, chest day kami kasama ng lahat ng mga legendary nandito lahat. Tumilit yung damit ang pula. Alam ko si Sipra.